Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Isipin ninyo ito, kung nalaman lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi ang dating ng magnanakaw, hindi sana niya pababayaang looban ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo dahil dumarating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kanino ba sinasabi ang talinhagang ito, sa amin o sa lahat?" Sumagot ang Panginoon, "Isipin ninyo ito, may tapat at matalinong katiwala na pangangasiwain ng Panginoon sa kanyang mga tauhan para bigyan sila ng rasyon sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang Panginoon ay matagpuan siya nitong tumutupad ng gayon, mapalad ang lingkod na iyon. Talagang sinasabi ko sa inyo, pangangasiwain siya nito ng lahat nitong ari-arian. Ngunit, maaari namang maisip ng lingkod na iyon, matatagalan pang dumating ang Panginoon ko at simulang pagmalupitan ang mga utusan na lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Ngunit darating ang Panginoon ng lingkod na iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. Palalayasin niya ang katulong na ito at pakikitunguhang gaya ng mga hindi dapat. Maraming hampas ang tatanggapin ng katulong na nakakaalam sa kalooban ng kanyang Panginoon, pero hindi naghanda ni sumunod sa kalooban niya. Kaunti lang naman ang tatanggapin ng walang nalalaman sa kalooban niya, pero gumawa ng mga bagay na dapat parusahan. Hihingan nga ng marami ang binigyan ng marami, at hihingan ng higit ang pinagkatiwalaan ng higit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Talagang sinasabi ko sa inyo, pangangasiwain niya siya nito sa lahat nitong ari-arian. Ipinapaalala ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ang mahalagang tungkulin ng isang katiwala. Sa kanyang pagkalinga, inihabilin ang kapakanan ng mga alipin. Ang tungkulin niya bilang isa ring alipin ay hindi para pagmalupitan ang iba, kundi para tiyakin na ang trabahong dapat gawin sa tahanan ay matapos. Bukod dito, tungkulin din niyang tugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga kapwa alipin. Hindi niya dapat lustayin ang oras niya sa katamaran. Hindi rin siya dapat magumon sa pagmamalabis, sa katakawan at paglalasing. Bilang mga katiwala ng Panginoon, mayroon tayong mga tungkuling iniatang sa ating mga balikat. Kabilang dito ang pananagutan natin para sa pamilya, sa trabaho, sa pamayanan at iba pa. Ipinapaalala ni Jesus na tuperin natin ang ating mga tungkulin bunsod ng pag-ibig at hindi dala ng takot. Minamahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga paulit-ulit na mga kasalanan at pagbigo sa Kanya. Ang masagana at maawaing pag-ibig ng Diyos ang magbigay nawa sa atin ng inspirasyon na magtrabaho bilang mga tunay na katiwala niya. Lagi nawa natin pahalagahan ang tiwalang ibinigay sa atin ng Diyos at sikapin nating parangalan siya sa pamamagitan ng isang buhay na banal, mahusay na pagtatrabaho at maluwat na pagsasamahan. Pagsasagawa. Pagkatapos ng pagkabigo, naway magtaglay tayo ng tapang para makapagsimulang muli.